So for today, magre-react tayo ngayon sa isang video na viral na ang title niya is Ritual upang maging patay na patay siya sa iyo or gawin ito para mainlove siya sa iyo. So watch out, be ready, let's react. What up guys, this is Gerald from ghesai TV and we're back another episode of Reaction Time. At dahil nga, na-lift na ngayon ang Enhanced Community Quarantine at medyo nag-gain lax na ng bahagya. Noong mga panahon ng quarantine, biglang nag-pop up to sa aking recommendation. Hindi ko alam kung pati sa inyo, lumitaw na rin to. Pero ito nga, ang title niya is Ritual upang maging patay na patay siya sa iyo. I'm not sure, parang gayuma siguro to. Ritual eh, parang gayuma. So, may 1 million views na siya. And I'm very interested to see kung anong ritual to. Di naman tayo mambabash. Kaya-react lang naman tayo kung anong nasa loob ng video to. At magbibigay na rin ako ng aking sabihin na nating mas effective way siguro. Kung sakali mang hindi to effective. Diyan tayo sumasablay bugs eh. So, let's watch. Yes guys, welcome back. So, ito na guys, ibabahagi ko na sa inyo kung ano ang mga dapat nyong kakailanganin. Okay. Ito ay napakasimple lamang. Ito ay isang gayuma upang yung... Sabi ko na nga, gayuma nga, ritual. Iniba lang niya yung term, pero instead na ginawa niyang gayuma, ritual na lang niya siguro. Mas less appealing siguro yung pag ang ginamit niyang term is gayuma. Anyway. Iyong natitipuhan ay... magiging patay na patay sa iyo. Okay. So ito guys, unang-una, ang kailangan mo, mag-prepare ka ng asukal. Kailangan mo ng asukal. Kahit anong asukal na meron ka, brown sugar or white sugar, basta merong asukal. Kung meron, kung wala ka namang ganito talaga yung ano, kung meron kang rock salt, pwede mong gamitin yung rock salt, pero kailangan mo siyang pudpudin. Anong tawag doon? Yung pipinuhin mo siya. So, yun. Kung wala kang ganitong klaseng asukal. So, minsan kasi sa mga abroad, mga halos niyo mga viewers ko dito is OFW. So, minsan wala kayong ganitong sugar, yung rock salt lang. So, pwede nyo rin pudpudin yun. Hindi ko alam kung anong pa yung ibang ibig sabihin yung pudpud. Basta pudpudin siya ng magiging pino siya. So, yan po, sugar. Okay. Ang sunod, kailangan po natin ng dahon ng laurel. Adobo so, nagtatanong yung iba kung ano daw yung dahon ng laurel. Yung dahon ng laurel, yun po yung ano, yung dahon ng paminta. So, yun po. Okay. Nabibili lamang ito sa tindahan kung wala kayo sa bahay nyo. Piso lamang ito sa tindahan sa labas. So, ito paano po. OFW? Kung wala kayong ganitong kulay na dry na siya, kasi nakikita nyo, dry na siya, pwede kayong gumamit ng fresh basta dahon ng laurel. So, ayan po. Okay. Ang sunod, kukuha ka po ng papel na maliit lamang na malinis. Hindi mo kailangan ng malaking papel. Kaunti lang, kahit ang kalahati nga lang dito nung ganun, no? Pwedeng-pwede na. So, ayun, kailangan mo po ng papel na malinis. Pagkatapos po, kailangan mo po ng pangsulat. So, ayan, lapis. Pwede kang gumamit ng lapis, ball pen, or kahit anong kulay ng ball pen na meron ka. So, ito po, kailangan mo ng pangsulat. Okay. At ang panghuli, kailangan mo ng supot. Mag-ready ka po ng supot dahil kakailanganin po natin ito at ipapaliwanag ko kung ano ang gagawin dito. So, ayan po, kailangan po natin ng supot. Okay. So, ayun na po, nakompleto na natin yung mga, or naipakita ko na yung mga dapat mong kakailanganin. So, ano ang mga gagawin natin dito? Okay. So, makinig po kayong mabuti. So, ito na po, ipapaliwanag ko po kung ano ang mga procedure na dapat mong gawin. So, unang-una, kukunin na po yung dahon ng laurel. Okay. At yung pangsulat mo. So, anong gagawin mo yung sa pang sa dahon at sa pansulat? So, isusulat mo po dito yung pangalan ng natitipuhan mo. Kung okay. Sino ba yon? Kung gusto mong, halimbawa, yung natitipuhan mo yung amo mo. Halimbawa lang po yon. Amo. Or yung boss mo. Or yung, sino pa ba yung? Amo. Tsaka boss. Parang ano to?
Ito, pang-iskam ba ito sa mga amot? Again, we're not bashing. Natawa lang talaga ako sa mga examples niya. Parang ano to, yung mga telenovela ba to? Yung parang, alam mo yung mga telenovela ang gano'n ng storyline? Parang gano'n naisip ko dito. At, paano na lang kung ang pangalan niya is Joanna Marie Clarissa bla bla bla. Kawawa naman siguro yung dahon ng Laurel kung isusunod. So dapat ang crush mo lang eh maiksila yung apelyido, yung mga pangalan, parang ano lang, Jane, ganyan lang. O kaya Joy. Ano, full name ba sinabi niya? Ano bang sinabi niya? Matagal mo ng crush na classmate mo na hindi kanya talaga pinapansin. Boy, may ganun akong classmate. Crush na crush niya ako pinapansin. Kayo ba, meron ba kayong ganun? Medyo nakaka-relate ako sa'yo ate. Sige, sige, let's continue. So, ito po, isusulat mo po dito yung? Sa nakikita niyo po ba yan, kalahati po ay yung ano niya, yung parang ugat niya na ano, nahahati po, ayan po. Diyan po sa ibabaw, isusulat niyo po dyan yung pangalan niya at apelyido niya. Shots. Dapat alam mo yung pangalan at apelyido ng natitipuhan mo, natitipuhan mo or yung gusto mong gayumahin. Pagkatapos naman dito sa ilalim, ilalagay mo dito yung birthday niya. Dapat alam mo kung kailan yung birthday niya. At mas maganda, idugtong mo na rin kung kailan siya pinanganak. So kung hindi mo talaga alam yung kung kailan siya pinanganak, wala kang kwentang stalker o may type pag di malam birthday niya. Okay lang, kahit hindi mo na ilagay. Basta mailagay mo yung kailan siya, kung kailan yung birthday niya, at saka yung pangalan niya sa taas dyan po. Sa ibabaw yung pangalan at apelyido, totoo. So wala middle name? Paano kung may kapangalan siya, tapos yung kapangalan niya yung patay na? Kaya sobrang tanda na, no? This is not going well. Dapat yung totoong pangalan niya po, bawal po yung shortcut, yung palayaw, dapat yung totoo. Yung ano talaga yung tunay niyang pangalan. So di pwedeng paning, dapat kunwari kung paning, dapat kukunin ko yung pangalan niya, Stephanie, ganun, di ba? So yan, isusulat niyo po yan dyan at saka yung araw ng birthday niya. So ayun po. Okay, next. Pagkatapos po, kukunin mo po yung papel. Kukunin mo po itong papel na ito at ang gagawin mo sa papel na ito, ganun din. Isusulat mo dito yung pangalan niya, yung totoo niyang pangalan at apelyido niya. Okay. At ang nagkaiba lang, ilalagay mo po dito sa ilalim niya yung ilang taon na siya ngayon. Edad niya. Pagkatapos naman sa ilalim, ilagay mo po dito sa ilalim yung ikaw mismo. Pangalan mo mismo. Ilagay mo po dito yung pangalan mo at apelyido mo. Yung totoo mo pong palaya ay yung pangalan, bawal po yung palayaw. So, yan po yung pangalan mo. Ikaw yung mismo gumagawa ng ritual. Ilalagay mo po dito yung pangalan mo at apelyido mo. At ilalagay mo rin kung ilang taon ka na. Ilagay mo rin. Halimbawa, 35 ka na. So, ilagay mo dito. So, yung isa naman, yung gusto mong gayumahin, dapat ilagay mo rin yung edad niya. So, yun, yung edad mo, edad niya, huwag mo pong kalimutan na ilagay. At yung pangalan mo, pangalan niya, apelido mo, apelido niya. So, ayun po. Okay. Pagkatapos mo pong isulat, baliktarin mo po. Okay. Baliktarin mo. Kailangan mong baliktarin. Kung may space sa ilalim, hayaan mo na. Walang problema yan. Basta baliktarin mo. Pag nabaliktad mo na, isulat mo yung mga katangian na gustong-gusto mo sa kanya. Bakit mo pa siya gustong gayumahin? Ano ba yung nakikita mo sa kanya na gusto mong pansinin kanya? So, ayun, halimbawa, gusto ko talaga yung mata mo, yung lips mo, yung ngipin mo, napakaputi. So, yun, ganon. Ganon yung okay. Mga example na mga katangian na halimbawa lang na bakit patay na patay ka sa kanya or halimbawa ang bait-bait niya talaga, ang bait-bait mo talaga, so ayun, mayaman siya. Pwede ba ilagay ko mayaman siya, may-ari siya ng kumpanya? Kasi kaya yun. So lahat-lahat ng mga katangian niya kung bakit gustong-gusto mo siya, so ayun po. Pagkatapos nun,
Kukunin mo po yung supot na ni-ready natin. So, anong gagawin natin dito? Ice candy. Kukunin po natin yung asukal. Ilalagay po natin yung asukal dito. Kukuha lang po tayo ng kaunti lang. So, yun po. So, ayan. Ipapakita ko po sa inyo. Okay. Kukuha ka ng konting asukal lang. Ganun lang. Hindi mo kailangan yung maraming marami. Ang simbolo po ng asukal na ito ay isang... What? Tamis. Isang napakatamis na pagmamahala ng bawat isa. Okay. So, ayan po. Makikita nyo, nilagyan ko na po siya ng asukal. Pag ako nakitaan ako ng pulis na may ganyan, mukhang delikado yata. Gago! Kanya pa ito. Para pa nakasashay, no? So, this is not going well. Mga ganyan lang karami po. Hindi mo po kailangan ng maraming-marami talaga na kailangan mong ganunin, 1/4 ng asukal. Hindi po yung ganun. Yung konti lang yung kagaya po nito. So, ayan, nakikita nyo. Pag may foil dito, tsaka light up, takbo na tayo. Inagay nyo po dito yung papel na sinulatan nyo. Okay. Tupiin nyo muna, palitin nyo muna. So, ayan po. Ipapasok nyo yan dyan sa loob kasama yung asukal. Pagkatapos, ipapasok nyo din dito yung laurel. Dahon ng laurel na pinagsulatan nyo. Isasama nyo po yan dyan. Isasama nyo po yan dyan. Pagkatapos po, hahawakan nyo po to. Hahawakan nyo yung supot. Okay. Gaganyanin nyo lang or depende sa inyo kung anong style nyo. Or gusto nyo italian, pwede rin. So, mas mainam, mas maganda ganito na lang. Para at least hindi siya masyadong mayukot or at di mahirapan ng langgam. Ano, no, parang maganda lang siyang tingnan. So ayun po. So anong gagawin mo dito? Bago ka po matulog, dadasalan mo po ito. Okay. Hindi ka po magdadasal na pagkatapos mong gumawa nito. Basta bago ka matulog, kahit anong oras. Kung ang oras ng pagtulog mo ay 10 PM, basta bago ka matulog, dadasalan mo ito. Dadasalan mo na ikaw ay magtatagumpay sa iyong ritual na ginawa at dadasalan mo rin siya na iisipin kanya. Dadasalan mo ito, basta dadasalan mo na iisipin kanya. Dadasalan mo na ikaw ay magtatagumpay sa iyong ritual. So, ito po, itago mo, 3 gabi lang po. Dadasalan mo siya ng sunod-sunod 3 gabi. Pagkatapos ng 3 gabi, itago mo po ito. Huwag mo po buklatin o ano, basta itago mo lang po. Itago mo kahit saan na hindi walang makakita kahit kanina. I think it's raining, yung tunog na yon. Medyo nakakairita siya, pero let's continue. So, ayan po, pwede mo lang itong itapon. Kung napapansin ka na niya. So, ayun po. Yun lang po. Okay. So, sa ngayon po, yan lang muna ang aking vlog para kung paano ka mapansin ang iyong minimithi or ang inyong minamahal na matagal ka nang hindi pinapansin para magiging patay na patay siya sa iyo. So, ayun. Yun na. Tingnan mo. Pati yata yung panahon eh, hindi umayon sa kanya. Lumakas ang ulan nung sinabi niya yon. Now, ano ang verdict natin? Obviously, hindi tayo naniniwala sa ganyan. Pero again, hindi natin binabash si ate kasi baka, alam mo, for views lang naman yon or what. At naging successful lang man siya dahil umabot lang naman ng 1,093,465 views lang naman. Eh, napalabas na to November 8, 2019. So, mga ilang buwan na rin siya. Pero in fairness, umabot ang 1 million na yung mga ganitong style. So, ibig sabihin lang yan, marami din naghahanap ng mga kababayan natin na papaano nila mangakit ng ano, no? Ng kapwa-tao nila na kanilang type or crush or mahal. Diba? Now, anong komento natin dito? Siyempre, kayong bahala. O gusto yung paniwalaan nyo, okay lang naman yun. Pero para sa akin, this is bull-ass. This is bull-ass. So, huwag nyong aaksayahin yung panahon nyo sa ganyan. Ito na lang ang advice ko sa inyo. Mas effective pa to eh. Bagamat ito yung ginagamit to sa mga parent at ano bata. Yung mga parents.
para sa kanilang anak. Pero I think na effective din to para sa mas magandang relasyon o kung may type ka man, eh, ito yung mga ipakita mo. Dapat ito yung mga inaalam mong bagay. So ito yung tinatawag nilang 5 languages of love. Tama ba yan? The five love language. Ayan. 5 lang naman to. So, i-google nyo na lang, no, para mas makomprehend nyo. Self-explanatory lang din naman yung mga yung 5 to. So, ang una is words of affirmation. So, obviously, alam nyo naman yun. Kunwari, kung obviously naman kung katrabaho mo to, syempre, puri mo. Mga ganung style. Ang setup natin, kunwari, ano, ah, ka-office mate mo, yun ang type mo. Ewan ko lang sa boss, kung boss mo ang type, ewan ko na lang, no? Ibang tao na yung tanungin natin. Baka kasi masamain nila. Pero anyway, kunwari lang naman, magka-level lang kayo. Mga ganun naman usually yung mga nagiging mag-asawa, yung mga magkatrabaho yan. O kaya, swertihan na pag, ano na kayo, pag high school sweetheart. Chambahan lang naman yun. Siguro out of 100%, mga siguro sabihin natin 10 or 15% lang yung nakakatuluyan hanggang dulo, di ba? Anyway, going back. Next is physical touch. Daug-daug-daug yung gagawin to pag di pa naman kayo time. Siguro sa Pilipino, di masyado applicable to kasi ang mga Pilipino di naman ganun katouchy, di ba? At kung gawin mo man yan, baka ma-sexual harassment ka pa at ikatanggal mo pa sa trabaho at makulong ka pa. So, siguro, ano na lang to, pang parents na to siguro or pang loved ones na talo, pag kayo na. Ang usually applicable to sa mga ano eh, mga foreigner, mga western. Sila kasi talaga mahilig sa hawakan, holding hand, mga ganun, kahit first date pa lang, mga ganun gestures. Pero sa Pilipino mukhang hindi masyado applicable to kung nililigaw mo pa lang. Next, receiving gifts. So ayan, kung boss mo yan. Hindi, joke lang. Siyempre, yung iba naman na kababayan o kaya lalaki, eh, gusto nila yung mga ganun, yung mga receiving of gifts. Yun, self-explanatory. Next, ito rin, is quality time. So, possible din to na, kunwari, kung nagda-date kayo or, alam mo yung pinaporma mo, mag-spend ka ng time. Kunwari, nag-overtime siya tungkol sa work. Ito, samahan mo. Mga ganun style. Mga ganun galawan. May kilala ko ganun na galawan. Di ko na nga lang papangalanan eh. Nasa? Kung sino man yun. Ayun. Next, at the last, is acts of service. So, ito yung mga trip nila, kunwari na, for example, di naman mga pang-aalipin to, no? Pero kunwari, papatulong, mga ganyan. Kailangan nila, for example, may nire-research, magaling ka sa internet, at tulungan mo doon. May video, kailangan ng video, may camera ka, yun, pahirami mo, o ikaw kaya gagawa. Yun ang mga usually kasi na nagpapa-fall sa isang tao. So again, sinasabi ko sa inyo yung physical touch, wag muna. Lalo na kung Pilipino ka nanonood at OFW ka, mga nanonood din sa atin OFW, eh hinay-hinay lang. Huwag mo rin itong gagawin kung may asawa ka na, utang na loob naman, pangangalo niya na yung gagawin mo, pakikiapid. Isa, dalawa, tatlo, pareho lang yun! Sumasaw ka pa rin sa iba! At saka isa pang tandaan nyo, para alam mo, safe na safe ka talaga at ano, kung yung type of crush mo, laro-laruin mo sa utak mo yan, kung yan ba eh, matitiis mo yung pagmumukha niyan, hanggang sa pagtulog at pagising mo yan ang makikita mo para at least may idea ka kung matitiis ko yung gatong pagmumuka pag hindi ko naman trip alam mo yun, wag na, huwag na sayang oras mo, dapat think ahead of time, mga ganyan. Isip, lawakan mo yung pag-iisip mo kung kasi alam mo yun, sayang yung mga panahon kung laro-laro lang kayo, diba? So ayun lang naman guys ang ating konting tip lang naman sa inyo. So hopefully marami kayong natutunan at huwag kayong again, hindi ko na sinasabing mauto kayo, pero ang maano lang dito, ang mapapersuade siguro ay mga kabataan yan, yung mga bibitin calling niya kapal, may halik dito, di sinasadya. 34 ang jowa, meron pang engage, bibitin elementary, kaya high school. Pero I doubt kung college o kaya katrabaho na gagawin pa to. So, ayun. Ingat lang kayo. Pero natin, entertain naman tayo kahit paano. Yun lang naman siguro ang purpose nito. Ma-entertain tayo. Anyway, ingat mo kayo guys. And don't forget to like, comment, and subscribe. I-share nyo rin itong video at click ang notification bell para updated kayo sa latest happening. So again, see you next time. And God bless. Ingatan nawa tayo lahat ng Diyos sa ating mga gawa. Bye-bye. Hey-hey. Bye-bye. 君の虜になってしまえばきっと